Olivia, say hi. Yun ang malapit na kami. Yun, oh, kita ko lang. Oh. Let's go. Oh, banking, oh. Let's go. Banking. Pira. Wow, dire-diretso kami, ha? Wow. Wow. Ganda pala dito. Try ko tayo. Alright, what's up, mga bro? Ride kami ni OBR. OBR, say hi. Hi. Gintong pakpak yan pupuntahan namin. Eco Park siya sa may Harayat. Lapit lang, 25 kilometers. Tapos pag uwi namin, try namin dumaan sa Goshen kung open pa. Dito naman yon, pabalik naman sa may Conception yun, no? Ah, Bamban. Bamban Tarlac. Sa Clark pa lang kami. Kakaalis pa lang namin. Kagising lang namin eh. Kapon, gala kami gabi. Ngayon kami gagala ng umaga. Late na magising eh. Sarap. Sarap sa Clark. Lasangin. Di mainit ngayon. Alas 2 yata nga, alas 3. Walang kainit-init oh. Ang ginhawa ngayon eh, mahangin, malamig ang panahon, ano? Naalala nyo ba to? Dito ako nag-start ng vlog last year eh. Punta kami Tarlac. Saan yun? Sa may isdaan ah. Oh. New Year ride namin. Walang views eh. 500 views eh, isang taon na. Nag-umpisa pala ako mag-vlog nun eh. Ride-ride lang kami ni OBR. Akunting maintenance. Hindi nyo pala, naka-maps na ako oh. Nakabili ako nung ano, Moto Wolf na version 3 na phone holder. Ano siya, clamp type siya. Nakaka-clamp yan sa bar. Actually, dalawa yan eh. Yung isa pang ano naman, pang front cam. Yan, nakita nyo na siguro yon. Hindi ko lang nabanggit yun na nakaraan eh. Yan, version 3 siya na Moto Wolf. Clamp type na phone holder. Tapos yung isa sa ano nga, action cam. Yan, mas maganda yung ganyang pwesto. Seamless. Hindi siya sa gabal. Kasi tumutungo-tungo ako. Pero si OBR na lang ang titingin yan. Pagliligo-ligo kami. Sulyap-sulyap lang. Bakit kasi pag inangat kang ganun, makara yung speedometer eh. Hindi na makikita. Okay, yung bagong speedometer natin na ano, inverted. Ugi, no? Shoutout, MT Moto! Let's go! Let's go! Bye! Alis pare. Sarap mag-ride. Favorite na namin dahan to. Luwag dito eh. Wala ba chill ride? Oh. Dada lang. Chill ride lang eh. Ang luwag talaga no pag after New Year. No? Sarap mag-ride eh, after New Year. Nung Pasko pala, nag-ride kami. Ano pinta natin, B? Nabuklod. Nabuklod? Aso sarado, uwi kami eh. Sarado pala mga Aita villages pag ano, pag holidays. Pinabalik kami, hindi kami nakapunta doon sa view deck. Sayang, balikan na lang namin yun next time. Pero sayang ang ride namin ng Pasko. Wala nga lang vlog. Pinabalik kami eh. Lugi. Ah, sarado. Ay, wrong way. In a wrong way, si motorcycle. Exit na kami oh. Dito na nakaskas yung paa ni Erwin eh. May rayo man, nakaskas pa yung paa. Ba't
Sinesend niya siya ako sa mabit yung pa niya doon sa hukay. Shout out ako mo to. Rayuma. Rayuma ride eh. Bakit ang sakit din ng paa mo nun? Magigising ko yan. Ako? Hindi. Oo, di mo malay ka din nun. Hindi naman, sakto lang. Ito, dire-diretso lang. Ito yung dinana namin nung pumunta kami na ano, lapas. Pero kakanan tayo. Doon, dire-diretso pa. Malayo, malayo-layo pa. May daan din kasi sa kabila kasi mas gusto ko rito para malayo-layo. Kaya mas maganda view. Doon, puro traffic eh. Balibago, ano? Review ko na rin pala itong ano, no? Hindi naman review. Yung speed tuner natin. Yan, balang, parang update na lang. So, kinabit ko to 13,000, ano? 14, 15. Yan, mga 3,000 na yung natakbo. Sobrang suwabe pa rin. Kakalinis ko lang kahapon eh. Linis ko yung panggilid. Suwabing-suwabe pa rin. Yung wing well natin, yung pulley set, yung bola, walang damage. Ha? Yung bagong bola, 13 grams. Wala, walang kamot, walang kanto. Yung belt, medyo namipis na. Pero dumudulo pa rin eh. Last pa rin eh. Inis ko kahapon, nagpalit kasi akong slide piece. Medyo barag na yung slide piece ko eh. Maluwag na. Napinalitan ko na ng ano, bago. K81 yung code ng Honda Beat na slide piece. Nabili ko lang sa ano, sa genuine parts dito na ano, motor shop. Medyo mahal nga lang talaga pag dito. Pero mura na yun, 200 eh. 200 pesos. Ayan, ganda pa rin ng performance. Wala akong masabi talaga, speed tuner. Ito yung tamang tono talaga para sa akin, para sa amin ni OBR. Lakas ng attack, ayan yung torque niya. Sakto lang yung 1,000 RPM na center spring. Pwede akong mag 1,200 pero mag-a-adjust ako sa bola nun, malamang. Baka mag-delay na eh. Pag 1-2 tapos ano, 13 grams na bola. Siguro pag ganun, magtataas ka ng konti ng bola. Depende rin kasi yan. Tsaka depende sa preference mo. Layo pa nito. Sarap po, luwag. Medyo may sakyan nga lang. Pero overtake natin niya mamaya. Napaka-solid nito speed tuner. Last na arangkada, last dumulo. Last actually parang tumipid siya sa gasolina eh. Lalo pag long ride. Kasi pag nakabuelo ka na, ang gana niya dalhin. Pitik-pitikin mo na lang yung throttle, ang lakas na ng power na bigay. So parang hindi ka na masyadong ano, lalakas sa gas. Parang mas titipid ka pa, rektahan. Feeling ko lang kapag mga traffic, yon mas malakas sa gas talaga. Kasi mga RPM siya eh. Pero pag ganitong rektahan, once na nakabuelo na nga, pag rekta-rektang ganyan, mas matipid ka sa gas. Kaya okay siya, okay sa akin yung speed tuner. Full set yan, wing bell, pulley set, bola, nagpalit din ako, spring, center spring, clutch spring. Ayan, tapos, yung lining ko, stock. Ayan. Pwede naman yung sun racing, pero nag-stock na lang ako. Wala kasi mabila nun eh. Hup, yan. Tapos yung ano pala, no? Super oil. Ayan, 2,000 plus na yan. Parang 2.5 na yata eh. 2.5 na naitakbo niya. Hindi man lang siya nagbabibrate sa makina. Hindi lumalata yung takbo. 10W50 pala itong gamit ko na super oil. Meron yung 10W40 eh. Sa akin, mas okay itong 10W50. Kasi lagi kaming nagra-ride na malalayo eh. Sobrang swabe pa rin sa makina. 2.5 natin takbo. Kaya malalaman natin yan pag nag-change oil tayo. Ano ng itsura ng langis. Ang alam ko ano yan eh, parang nililinis niya yung makina eh. Sinasama niya yung mga dumi sa loob. O titingnan natin pag nagbukas ako ng ano. O pag nag-drain ulit ako, kwenta akong bagong langis. Siguro magta-try ako ng ano naman ngayon. Ng fully synthetic para makompare ko. Alam, medyo mahal yun pero okay lang yun, experiment natin. Eh dati nga gamit ko yung ano eh. Yung muna ang gamit ko, Honda Oil. O mineral yun. Tapos nag-switch ako ng Shell EX7. Yun, semi-synthetic. Tapos speed tuner, super oil. Tapos yung hindi ko pa natatry nga, full synthetic. Kaya gusto ko lang siya subukan. So ano yung magustuhan ko, yun yung doon ako magsistick.
Ayun, champion ng ano eh, Super Oil eh. Ganda ng performance eh. Na malalaman natin. May piyok pa. Nahawa na yung atawa wala Erbin eh. Yung 90 to 100 na pacing. Pero kaya naman kasi ni Bitoy eh. Kaya niya eh. Lumakas na siya ngayon. Dati eh, bira ako maka 100 eh. Gangkas ko si OBR. Ayun, naka 100 plus eh. Ayun, oh, layo nito oh. Isang stretch. Kaya lang medyo lubak dito eh. Gan talaga itakbo. Speed tuner. Last flying Super Oil. Ganda talaga sa makina. Sobrang smooth. Oo. Wala siyang vibrate-vibrate eh. Ayun o, dyan kami na gano. Ah, dito kayo lang yung gas, o. Oh. Ayan, ito yung magalang. Pamagalang na to. Dediretso na yan, rayat na. Lapit na kami, o. Oh. Ang ganda ng daan, dediretso lang. Hassle-free. Kesa pag nag, ano kami, medyo matatraffic kami eh. Sa Balibago. Ito, dire-diretso na to. Lapit na tayo. Sarap. Ito rin palang gulong ko, no? Hindi ko pa nare-review ng long term. Bak. Ayun pa lang. Ayun, madami nang napuntahan eh. Okay naman yung Metzeler Sportec Street. Ayun, gamit ko ng gulong. Yung pinalit ako na nakaraan. Ganda niya. Swabe. Tsaka gumaan siya. Mas maalito eh. Dati kasi naka-oversize ako. Ang bilis ng arangkada. Ayan ang downside ng malaking gulong. Oversize. Bagal yung arangkada mo. Same lang ng top speed pero bagal ka sa arangkada. Ito okay na sa akin to. 90-80 tsaka 80-80. Maganda yung arangkada niya. Tsaka yung brand na Metzeler. Quality. Maganda. Hindi siya madali maupo, yan, okay naman. Tapos wet and dry, okay din. Hindi ka dudulas pag umulan. Tapos sa bangingan, okay din to. Hindi dumudulas. Swabing swabe. Kaya maganda talaga mag-invest ka sa quality na gulong kung magpapalit ka. Yan ang pinaka-importante. Kaysa magbumili ka ng pipe. Gulong muna bago pipe. Branded na gulong. Para maganda yung kapit, hindi ka mapapahiya. So, ito yung ano, yung dadaanan dapat namin. Ayan, pauwi yan eh. Magalang. At dito na kami duman. Maluwag. Lapit na kami oh. 6.1 kilometers. Diba, nagre-route ka? Niloloko ko nitong Google Maps eh. 24 kilometers kanina. Ano, 6 na lang. Iba yung pinapadaanan niya sa amin. Siguro doon kami pinapadaan. Yan yung ano, Arayat. Kinainan natin. Arayat. Ano yung kinainan? Oo. Oh. Dito kami gumain. Dito. Hello, ba't puro sale na? Hello. Amparo, Amparo's Garden. Siguro ano no, pandemic eh. Hayop din. Pandemic na yan, oo. Sarap pa naman ang food dyan. Amparo's Garden. Kaya kami kumain ng ano. Wala lang vlog yun. Kumain kami dyan. Solid dyan. Kaso for sale na. Oo, ano man, no? Dami na lugi talaga na businesses eh. Ngayong pandemic. Wala masyadong tao. Ay, Lili ko? Oo. Guluhan ako sa iso eh. Kasi pupunta ka kanan. Oo. Kakaliwa siya. Kaso lagpas na siya. Yun oh, malapit na kami. Oh. Yun oh, kita ko lang. Oh! Let's go! Hyperman na naman ah. Hyperman. Masarado. Hindi, sarado.
Tutom lang ako, sarado. Gugulong ako dyan. Tutom lang, brunch. Tapos 4 na, brunch. Okay lang yan. Late na kami nagising eh. Wow! Wow! Ayan yung Riot oh. Wow! Ang ganda. Sarap. Ganda rito eh. Ganda yan oh. Ano? Bili natin yan. Baka malamig dito. Oo, malamig talaga dito. Malapit yung bundok. Oh, solid. Ah, Barangay Baliti. Ayan, Barangay Baliti. Dito pala yan. Diba dito rin yung ano? Yung Balay Bato. Oo. Balay Bato ano? Malapit lang. Oo, yung bahay na bato. Yung isang pinupuntahan dito eh. Balay Bato. Pero pandemic ngayon kaya hindi nakakahiya namang pumunta dun. Private property na. Hindi siya talaga ano? Yung tourist destination. Old school na bahay. Gawa sa bato. Ang ganda nun. Dapat yung mga bato hindi pinipenta. Parang property ng government. Oh. Sarap dito. Sotomira dito. Pero ano no? Daming fake humps oh. Okay. Kanina pa ako. Fake humps. Hindi mo kami magmamabilis. Grabe naman kayo. Chill lang kami. Lit-lit na kalsada eh. Eh ganyan, hindi ka pwede magmabilis. Ayan na, 2229 humps. Pag nasanay ka sa fake humps, no? Biglang may tunay, talong ka dyan. Liko na kami. Bigyan ko din pala kayo ng update dito sa ano, no? Naked handlebar natin. Walang kaproblema-problema. Napakasarap gamitin. Hindi ko pa rin nakakabit yung ano, throttle at reverse cable. Kaliwana. Next vlog na yan. Kaliwana. O nga. Gintong pakpak. Yan, gintong pakpak, 1 kilometer. May campsite din sila. Sarap gamitin, itong naked handlebar. Hindi ka talaga mangangalay. So yan, ano yan, wala yung ano sa LTO kasi nga ano yan eh. Stock parts pa rin yan eh. Dati ano, the genuine parts, kita nyo naman ang ano, pinakita ko. Wow, warm. So hindi siya modification, conversion siya. Hindi lang talaga kasi nilabas sa Pilipinas yung version na to. Meron talagang Honda Beat Street ganito. Wala lang sa atin. Oh, solido. Ang ganda ng handling niya. Napaka-solid compared dati. Oh, banking oh. Let's go! Banking! Pira! Joke lang, joke lang. Kala ko matinding bonkingan eh. Hyperman attacks again. Wow. Sarap. Hindi ka ba annoying? Wow. Medyo. Hindi ka ba annoying? Bigla na naman ano. Umihiyaw eh. Lapit na kami. Ito na oh. Damn. Sarap dito. Sana may masarap na food. Kape, ano? Attention visitors. Ay, bawal na. Bawal? Bawal. Hindi. Pwede po dun sa ano? Gintong pak. Ah, pwede pa. Salamat po. Salamat. Okay na ba? Wow. Oo, wala nang login. Pero dapat meron. Ayaw na lang nilang magdamami yung tao dun. Wow, dito rin yun. Bahay Bato. No? Palay? Palay. Palay Bato. Ay, oo, dito din. Ito rin yun. No? Dadaan na natin yan. Ito yun, no? Hindi, open sila. Pinabahan ako. Ay, hindi. Ito ba yung Balay Bato? Hindi, ito yung ano? Oo, dyan yung Balay. Ito yung... Ha? Oh? Yan, yun yung marami tao. Ito, Balay Bato. Oo. Oh. Oo nga, no? Pero dun tayo sana eh. Ito. Balay Bato. Ayan, no? Daming tao, see? Ayan, no? Dumingan ka kasi. Saan? Ayan, nakahano ko eh. Ayan na, gintong pakpak. Ito na yung gintong pakpak. Ah, magkatabi lang pala sila. Ayos ah, kasi parang nakakahiyang pumunta dun. Pwede mo yung picturean mo. Iba, salamat po.
Wow, dire-diretso kami, ha? Wow! Wow! Bira! Joke lang. Hindi pwede. Ah, hindi pwede bumira dito. Ganda, oh. Ito yung office. Meron daw parking dito, eh. Picture tayo mamaya doon sa gintong pakpak na na. Hmm, sige. Ayun, ang parking. Tapos na yung muna. Ah, magbayad ka muna. Saan ka magbabayad? Hmm, ito yung office. Park muna ako. Ganda pala dito. Try ko tayo. Si OBR. Di pa kami uwi. Tadaan kami dun sa night market daw yun. Hindi man ako nag-gloves. Ay, si OBR. Pwede pong dumiretso na lang kami dyan. Sige po, salamat po ulit. Okay na. Bye-bye. Gintong Pakpak Eco Park. Marami pa daw Eco o Eco Park. Marami pa daw gagawing development sa lugar. Parang 40% pa lang yung operational sa ngayon. Galing. O, ikot tayo dito sa ano? Sa night market. Ikot lang. Tingnan lang natin open ano meron. Pwede magmotor. Oo. Wow. Ah, ito yung nakita natin, no? Sa vlog. Doon pa yung night market. Ayun. Ito. Hindi pa lang bukas. Konti pa lang yung bukas. Ayun oh, night market. Ito, pwede natin ikutin. Ito, night market. Konti pa lang yung open eh. Maga pa. Pero ito yun oh, sa lake. Ito, resort na. Ayun, may isa pang resort dyan. Hmm, ito nga yung resort. Kutin natin. Around the lake. Ay, entrance na to eh. Ayan, yeah, hanggang dito. Ayan, private property na to. Ito yung lake. Ganda oh. Konti pa lang yung bukas sa ano. Sa night market na. Wala rin pala tayong pupuntahan. Okay lang. At least, hindi tayo napasabak. Yeah, uwi na kami. Hi! Ang sarap na food. Hindi ko lang na ano kasi copyrighted yung ano itugtog eh. Okay na yun. Ito oh, sarado pa lang. Pero pag gabi daw, madami na. Hindi pa lang nag-open. Ang diretso na kami nito. Saya naman dito. Ayan na! Ngayon lang nag-open yung ilaw. May lang nag-open. Ito yung papuntang ay nakita ko na bundok. Ayun o. Sinilaban na ba yung bonfire? Ay bonfire na. Ay bonfire na. Okay lang tayo malis. Okay lang yun. Hindi na kami didiretso ng Goshen ito. Diretso na kaming bahay. Next time na kami mag-Ocean. Gabi na rin eh, oh. Kumain na rin kami. Balak namin sana magka-coffee kami doon. Ay, kaso nga ay wala. Hanggang 5 lang yata sa Goshen. Ito na siguro tatapusin yung vlog, no? Nag-enjoy kayo sa gala namin ni OBR. Malapit lang pero ang ganda ng lugar. Solid, sarap puntahan. Puntahan nyo kung taga dito kayo. Lalo pag 100% na developed na yun. Na parang re-renovate pa lang ngayon eh. Marami pang resto na ilalagay. Mga activities dun sa ano, lake.
Para lagyan nila ng mga bangka-bangka, something. Na. Ha, solid dito, ang sarap. Dami talagang hidden gems dito sa Pampanga. Ngayon lang namin i-explore to habang quarantine, habang medyo mahigpit pa sa mga borders. Ito na lang kami, marami kami pwede puntahan dito eh. Napaka-solid. So, uwi na kami mga bro. Alright, ride safe! Kami. Bye-bye. Happy New Year. Happy New Year, everyone. Hello. Hello, baby. Hello, baby. Hello, baby. Toko.